alaala sa bawat isa sa atin. Buksan natin ang ating mga Biblia sa book of Romans chapter 8 to 31. At kung nakita natin na sumbasahin sa wika English, sabi niya dito sa Romans chapter 8 verse 28 to 31. Yes, amen. Sabi niya rito. Thank you, Lord. 28. 28 to 31. Yeah. Sabi niya rito. Alam ko malinaw sa inyo ngayon sa harapan. Yes, amen. And we know that all things work together for good. Yes. To them that love God. Amen. Dapat natin unawain ito at makita at ibigay ng Panginoon ang mataas na kapahayagan sa bagay na ito. They're using this word, right? This scripture, nakala nila sa isang bagay lamang na mabuting bagay. Uh-huh. But let us see kung paano kumikilos ang ating Panginoon through His Word. Amen. And God give us a divine revelation, yes, for us to see and understand the full definition of His Word. Yes. Kasi ang salita na ito, ang siya pinaka, sabi ng kapatid natin kanina, absolute siya. Amen. At kapag absolute, kapag ginamit natin ang salitang absolute, free from imperfection. Right. At kapag sinabing absolute, that is free from a mixture. Right. Hindi dapat nahahaluan. Mm-hmm. That is pure. Yes. That is solid. Mm-hmm. Amen? Amen? At kapag ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa bawat isa sa atin, nauunawaan natin. And God will give you an eyes of understanding in order for you to see all this work. Dahil ang salitang ito, hindi galing sa katuroan kung saan paaralan, hindi galing sa katuroan kung saan Bible school, but this is the Word of God, directly. Tahasan, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita. Kapag sinabing tahasan, directly came from God. Amen. Tahasan galing ito sa Panginoon. Hindi ito galing kanino man, hindi galing ito sa mga professor, hindi galing ito sa mga bishops, hindi galing ito sa mga matataas na may mga antas pagdating sa mga Bible school. Ito ay salita ng Diyos na mismo galing sa Kanya na dapat natin nauunawaan kapag sinabing absolute, this is free from imperfection. Free from mixture. Hindi siya perverted. Hindi ito man-made dogmas. Hindi ito man-made doctrine. Continue reading. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Amen. So ang pagkilos pala ng ating Panginoon mula sa kanyang salita na kanyang pinagkakalob sa bawat isa sa atin, ang sabi niya rito, to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen. And that is the great purpose of God. Yes. Amen. Yes. Kaya dadalhin ka niya sa isang kalalagayan na ang iyong katatayuan, ikaw ay napili at ikaw ay tinawag. It is because this is God's great purpose. Right? Dahil alam niya, sa paggawa ng mainam at sa paggawa ng mabuting ito, alam niya ang iyong lakad, ito ay iyong gagawin. It is because you are an elect. This is the last part of our topic or subject. Make your election, make your calling and election sure. Amen. Kaya kinatailangan tiyak tayo. Amen. Kapag sinabing sure, you have a foundation. At kapag mayroon ka foundation, kinakailangan foundation mo ay strong. Amen. Kinakailangan matatag ang pundasyon na binigay ng ating Panginoon. Hindi ka dumidepende. Right? Kung kani-kanino man. Hindi ka dumidepende sa pinag-aralan mo. But just, we're just depend. Right? Doon sa salita na tinuturo ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi ka dumidepende sa Bible school na yung pinag-aralan. Right. Hindi ka dumidepende sa theologians. Right. Hindi ka dumidepende kung sino nang manunuro o magagaling. But we depend on God's Word. Amen. Amen. Salita lamang ng ating Panginoon. Sapat na sa bawat isa sa atin. At hindi sino man magtuturo sa atin. Right. Right? That's right.
Amen. At ang salita hindi pinag-aaralan. Yeah. Right. Ang salita dapat tayo ang inaaralan. Yeah. Ang salita tayo ang dapat tinuturuan. Amen. Dapat tayo handa magpaturo. Yeah. Right? Handa tayo mag-aral. Pagdating sa salita. Kasi ang dating ng mga marami kapag nagtuturo sila para silang marunong at mataas na sila na kailangan sundin. There is only one truth. Amen. That is our Lord Jesus Christ. Amen. Sabi na parang, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Hindi mo mauunawaan ang word. Hindi ka magkakaroon ng revelation. Hindi ka magkakaroon ng eyes of understanding maliban na hindi iturot ng Panginoon. Amen. Na ilapit kanya sa kanya. Amen. Upang tayo magkaroon ng kaunawaan. Yes. Pagdating sa kanyang salita. Amen. You're still there. Amen. Nangangawit na ba kayo? Oh, no. Sorry sa pagganap na ito. Continue. For whom he did foreknow. Yes. He also did predestinate. Yes. To be conformed to the image of his son. Yes. That he might be the firstborn. Yes. Among many brethren. Yes. Moreover, whom he did predestinate. Yes. Kita na ninyo. Alam ko nakakasubaybay kayo ngayon. Yes. Amen. Nakakatutok kayo ngayon. Gumagana ang spiritual mind. Yes. Ng bawat isa sa atin. Yes. Right? Hindi lamang na kung saan ay para bagang saan lumilipad ang ating kaisipan. Sali pang ating kaisipan ngayon ay umiikot pagdating sa salita ng ating Panginoon ng Kanyang pinagkakalob sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya dito, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. Right? That he, moreover, whom he did predestinate them, he also called. Right? And whom he called, them he also justified. Amen. And whom he justified, then he also glorified. Amen. To God be the glory. Maraming ang poema ko po. Thank you. At ang Diyos ang patuloy na pumagdubay sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Huling bahagi ng ating paksa or part 3 ng ating tinatalakay, make your calling and election sure. At gusto kong idiin yung salitang sure pagdating sa pag-aaral natin ito. Upang bawat isa sa atin, alam din natin kung paano tayo na ilalalim, right, ng Panginoon sa ating pundasyon. Make sure that your foundation is strong. If your foundation is not strong, right, maaari may paglalagyan ka. Right? Maaaring ikaw ay mag-iba. Amen! Amen. Maaaring ikaw ay mawala sa posisyon. But the Lord, according to His Word, He makes sure that your very foundation is sure. For God predestined you and calls you. And it is not only a predestination and calling. Amen? God calls you into position. Amen. Upang lumagay tayo sa tamang kalalagayan, sa tamang katatayuan, upang ang katatayuan natin ito ay tiyak ka. Mahirap ang magtayo ng isang tahanan na hindi ka tiyak. Mahirap na magtayo ka ng tahanan na kapag ang gagamitin yung mga substandard. Maalala niyo, pinag-usapan natin ano, pinagkwento? Sige, ikikwento ko ulit para ma-refresh ang bawat isa sa atin. Allow me to speak about 2 hours or 3 hours na. At least this is the last part of our series. Make your calling and election sure. Para maabot at makuha ng mga hindi nakarinig noong nakaraan, right? Ikukumpleto natin ngayon. Ibibigay natin ang kabubuan, right? Hallelujah! Merong isang inhinyero na kung saan siya ang pinaka-big boss sa lahat ng company na yun na kanya'y pinatatayo. Minsan isang pagkakataon, dahil ang big boss na ito ay meron sa pinagkatiwalaan. Ito yung right hand niya. Right? Kumbaga, kapag right hand yan, la little boss. Right? A little boss. Glory! So, sa tagal ng papanahon na pinagsamahan nila, I will make this story short para makatugon tayo ng lubusan.
sa tagal at pagsasama nila, at dumating ang pagkakataon, at dumating sa posisyon at pagkakataon ng kanyang right hand, ay lumilipas ng kanyang lakas, at kinakailangan na niya magpahinga, at kinakailangan na rin niya mag-enjoy, right? Upang ma-enjoy niya ang kanyang retirement fee. Yung kanyang separation fee. So sabi ng boss, sabi niya, for a long years na nagsama tayo, right? Nakita ko lahat ng move mo, nakita ko lahat ang behavior mo, nakita ko lahat ang mga project natin is good. Walang anumang naging aberya. So sabi niya, lahat ng nakita ko, lahat ng mga gawa mo, right, hindi ako bulag para hindi makita ng lahat ng mga bagay na to. Niminsan, hindi ko nakita ang kinupitan mo ako. Niminsan, hindi ko nakita ang dinaya mo ako. Na natili kang matapat, na natili kang mabuting isang empleyado. Sabi niya, meron ako ipapagawa yung huling project na lang ito. At ang huling project na to, make sure na yung gagawin ay maganda at hindi tayo sasabit para walang masabi yung may-ari ng proyektong ito. So sabi niya, sige boss, ganyan. Alam niyo doon sa kanyang right hand, nag-isip siya. Ang tagal namin nagsama. Pero hindi ko manatikman nagkaroon ako ng four wheels. Right? Ang tagal namin nagsama, pero hindi ko nakitang lumaki, pinalaki ko yung bahay. Naging matapat ako, naging maayos lahat, hindi ko kinumpitan ang boss ko. Sabi niya ganon. Sa huling pagkakataon, this is a mega project. Para sa akin boss at para sa akin. Sabi niya, nag-isip yung pinaka-right hand niya. Dahil ang kanyang project is multi-million ang kanyang proyekto. So sabi niya, baka dito magkakaroon ako ng four wheels. Right? Lahat ng mga materials ay gagamitin ko ngayon dito ay mga substandard materials. So, pinagawa niya. Hindi niya inisip ng kanyang boss. Kasi kanang kamay lamang eh. Kanang kamay ka lamang. Yung boss mo, alam niya lahat ng mga proyekto, lahat ng mga plano, pati mga construction, pati mga materials na gagamitin. Right? Alam din niya yan kung substandard ang ginamit mo o hindi. So sige, pagawa ng pagawa. Boss, through calling kanilang communication, pero yung boss hindi niya pinupuntahan yung project. Dahil alam niya, may tiwala siya. So sabi niya, sige, gawin mo lahat sa mga bagay na yon. Sa kanila lang ako magpapakita kapag all is finished. Kapag tapos na lahat ang mga project, sabi niya, sige boss, kanya-ganon. Pagkakataon ko na to, hindi pala pupunta dito yung boss ko, hindi niya makikita. Ang gagawin ko na lang, i-cover ko na lang through plastering, through painting, para hindi makita lahat yung mga ginamit ko yung mga substandard. See? So maari sabi natin yung multi-millions project, ay nakupit niya yung kalahati. Marami sabi natin, yung kanyang proyekto umabot na nga 20 million. See? Diverse siya 10 million. So sabi niya, malaki-laki na ito. At magkakaroon na ako ng Pajero or Safari. See? Did you get it? Yes. So sabi niya, sa kadala ako bibili ng Safari, right? Pag natapos na lahat ng mga project na ito, kapag nag-return na ako, at meron naman akong separation fee. See? Dumating ang pagkakataon, to make my story short, tapos ng project. So sabi ng boss, tapos na ba proyekto? Yes, boss. At ipaghahanda ko po lahat. Sige, sabi niya ganun, ipaghahanda mo lahat, maganda ka ng mga pagkain, gagawa tayo ng Thanksgiving. See? Sabi niya, at ihanda mo lahat yung mga ribbon at merong magka-cutting ng ribbon. Para naman masaya naman yung may-ari na magka-cut na nga ng ribbon na ito. O sige boss, lahat. Aanyayahan natin lahat ng mga kaempleyado natin at yung mga bisita natin, yung mga iba supplier natin, aanyayahan natin dahil ito ay last project mo. See? Dumating ang pagkakataon, nahanda na lahat, pagkain, nandiyan na ang mga tao para tingnan, pati ang bahay, talagang maganda sa labas.
makikita talaga nga, hindi mo makikita mga substandard ang mga ginamit. Pero nung dumating ang pagkakataon, nandiyan na lahat, nakadala na lahat ng mga pagkain, pati yung ribbon na naka-arrange na, see? Yun na lang magbubunting, magpuputol. Ultimong bunting, inaroon na rin eh. So, sige, on the way na ako. Sabi niya, atan, nandiyan na ba yung mga tao? Lahat, boss, nandito na, ikaw na lang ang wala. So, pagdating nung ano, nung boss, doon pa lamang sa labas, pinuri na yung proyekto. Sa labas pa lang, malayo pa. Kasi sa labas at kalayo, maganda. Wow, great. Look good. Look great. So pagbaba niya, in-inspection niya ang loob. Pero napansin na ng boss, yung mga substandard na mga ginamit ay nagamit sa proyektong yun. But it's okay. The boss ignored kung ano man ang mga bagay na yon. Kasi meron naman sa pagbibigayan nung project na yon eh. Dumating ang pagkakataon na surprise ang kanyang right hand. Sabi niya, gusto kong tawagin ang aking right hand na aking pinagkatiwalaan. So in-announce niya in public sa harap ng kanyang mga empleyado, sa harap ng mga supplier, sa harap ng mga guest. Sabi niya, ito ay naging matapa. Sa tagal namin mga pagsasama for more than 30 years. Sinamahan niya ako, naging matapat siya. Ang kanyang paglakad, lahat ng kanyang pagtitiwala, talagang ibinigay niya sa akin. So sa araw na ito, gusto kong sabihin sa inyo, ang huling proyektong ito na isang multi-mansion na bahay ay ihandog ko para sa kanya. Umiyak. Akala ng marami, umiyak siya dahil tears of joy. Nagsipag-iyakan din ang mga empleyado. Pero hindi nila alam ang nasa loob ng right hand. Right? Amen? Nakala nila ang saya na hindi ko sukat akalain magagawa ko ito. But deep inside, na-realize ng kanyang right hand, mali ang kanyang ginawa. Yung last project na bibigay sa kanya, doon siya nagkamali. Doon siya hindi nagpakita ng tamang behavior dahil lahat dinaya niya. So, binigay ng boss sa'yo, Juan de la Cruz. Kunin mo ang gunting na to. Putulin mo ang ribbon. This is yours. At ang susi ng tahanan ito, ngayon din ay pinagkakaloob ko sa'yo. For us, maaaring sa pasimula, alam kong may napulot kayong aral. Right? Ganon din ang ating paglilingkod sa Diyos. Gaya lang ating paksa, make your calling and election sure. Maging sa pasimula hanggang sa wakas. Right? Naging yung paglilingkod, make it sure that your calling and election, you are always firm. Right? Strong in the faith. Kung ikaw ay tapat sa pasimula hanggang sa wakas, pananatilihin mo ang iyong katapatan. Dahil ang pagtayo natin sa pananampalataya na ito, kung ikaw ay tumayo sa ibabaw ng bato, which is the rock of revelation, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon yung strong foundation. Right? Ibibigay sa iyo ng ating Panginoon yung strong foundation. At alam natin na yung strong foundation na iyon, titiyakin ang bawat isa na tayo ay mananatiling nakatayo, right, sa kanyang salita. Brother, I quote, that is the message of the seal of the Antichrist. Brother, when you see the real principles of the gospel of the Lord Jesus Christ, when you see our foundation is sure and solid, all devils of hell can upset the foundation of God. Upon this rock, I will build my church, and the gate of hell can prevail against it. It will be against it. Sure it will be. Sure it will. But it will never prevail. Amen. God's foundation is standing sure. Amen. Glory. Amen. So tinitiyak na bawat
salita at minsan ay pinagkaroon sa bawat isa sa atin ng ating katatayuan. We're standing strong and sure to our foundation. Huwag mong sisirain. Huwag mong ilalayo. Yan sinabi ng testimony sa atin kanina. Kumo ba tayo ay masubok sa pananampalataya? Kumo ba tayo ay matest? Kumo ba ay masaktan sa pangangaral, sa salita ng ating Panginoon? Maaring dati sa iyong kaisipan at mahiga ka na lang sa iyong higaan at sasabihin mo, hindi na ako mag-aten ng gawain dahil nawawalan ako ng gana. Meaning, wala kang kakayanan upang lumaban. But the Bible says, let us fight! Amen. A good fight of faith! Yes, right. Nasaan ang pakikipaglaban natin? Nasaan ang tamang pundasyon natin? Kung hindi tayo makikipaglaban, kung hahayaan natin ang demonyo ay makikipaglaro sa bawat isa sa atin, don't let the devil play on you! Amen. Huwag natin hayaan ng demonyo ang kaaway ay makipaglaro sa bawat isa sa atin. But most of the time, people, right? They allow Satan. They let the devil to play on them. Amen! But our message today, don't let the devil to play on you. Amen. Glory! Pero kapag nakipaglaro sa sayo at na-entertain mo siya, ikasi siya mong makikipaglaro sa kanya. Did you get the point? Yes. Pahintulutan mo siya, makipaglaro sa iyo, hindi ka niya bibiruin. Right? Paglalaroan ka niya. Hanggang ma-enjoy mo, kipagkikipaglaro niya sa iyo. But, if you are standing sure to the Word of God, which is our strong foundation, Jesus Christ, according to His Word, sinabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. Hindi sinabi, Peter, upon this rock, I will build you here. But the Lord says, Peter, upon this rock I will build my church. Amen. Si Peter ay kasama na doon. Amen. Even you! Amen. You and me! Amen. Natinawag ng ating Panginoon, God's life! Yes. God's good! He predestined you! He justified you! After God, He predestined you! After God, He calls you! He justified you! Then, He sanctified you! Amen! Amen. Thank you, Lord! Amen. Thank you, Lord! Amen. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. So make sure you're calling an election. Alam ko na isang tunay na tinawag, tinitiyak niya, inaalam niya, sinisiguro niya na siya ay nakatayong matibay. Dumating man ang bagyo, dumating man ang kasubukan, you are very sure. You are very sure. Amen? It is because God calls you. This is not just an ordinary calling. Yan ang sinabi, inawit ng ating mga kapatid kanina. I'm always blessed kasi about mga awiting ito nakakulik. Dahil yung kanilang inawit kanina, ito yung last na bahagi na babasahin natin sa scripture. That is in Philippians chapter 3. Right? Which is the high, the mark and the high calling. Right? Yeah. Ng ating Panginoon Diyos. Sa bawat isa sa atin. So yung pagtawag ng ating Panginoon, as I've said a while ago, this is not just an ordinary calling. Amen. Yes. At kung gumagahan ngayon ng kapahayagan mo, pagdating sa salita ng ating Panginoon, at kung alam mo, this is not just an ordinary calling, what kinds of calling is this? Ang naputol nating bahagi sa ating pag-aaral ng araw linggo, this is not just an ordinary calling, but this is a supernatural calling of God. Amen. Right! According to Galatians, sinabi niya natin, and to this word, to this message, you know God by faith? Kilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Kilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod mo? Kilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong paglakad? The reason why even this message say, you know God by faith? Amen. Amen! If you know God by faith, you know God by faith! And not by science or any other way. You don't scientifically prove Him. Amen. Amen. You just believe Him. Amen. You can prove what love is. You can prove what joy is. The whole armor of God
natural. Amen. Hallelujah. Lord, you can prove it. Lord. Man, yes. Hindi mo kailangan patunayan yan. But you know, you got it. Amen. Right. You can prove it. But you know, you got it. Yes. Dahil ikaw ang makakaramdam. Yes. Ikaw ang makakakita. Yes. Ikaw ang nakakaalam. Kahit ay pilit mong ipakita, hindi ka nila makikita. Amen. You can prove it. But you know, absolutely right, that you got it. Amen. Amen. Alam mo yun? Yes. Dahil makakaramdam, ikaw lamang. Yes. At ang Diyos na nakipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah! Did you know that God foreknew all things from the very beginning? Amen. And that He foreknew each and every one of us, even before the foundation of the world? Yes. Hallelujah! Thank you, Lord. Yes! The Bible said that God is infinite. Amen. And omnipotent. Yes. That He foreknew every gnat, yes, every fly, mm-hmm, every sparrow, yes, and every man that will be ever be born of the face of the earth. Yes. My! Hallelujah! Amen. And that included you and me. Amen. Hallelujah! Amen. The scriptures say that God can hear your prayers, amen, even before you open up your mouth. Amen. Hallelujah! Lord. The hairs of your head, yes, He numbered. Mm-hmm. And that He had engraved your name, yes, on the palm of His hand. Thank you, Lord. That is God's foreknowledge. Amen. Hallelujah! That was written in Ephesians chapter 1 verse 5. Yes. And 6 states that God had predestinated us, amen, according to the good pleasure of His will, amen, to the praise and glory of His grace. Amen. No wonder we use our text today in Romans chapter 8 verse 30. Father emphasizes this election saying, whom He did predestinate, yes, them He also called. Amen. Amen. Did God call you? Amen. Can we say amen for that? Amen. Did God call you? Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Amen. 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 Now, dear pastor, you are not just called, but you are an elect. Amen. The bride, the people of the living God. If you are called an elect, God gives you as your foundation, so make sure you're called. Amen. Amen. An election. Para tiyak ang bawat isa sa atin. If you are the true child of God, you are foreknown, mm-hmm, of God. Yeah. Even before there ever was a star or moon in the entire universe. Yeah. Yeah. Jesus said, all that the Father has given me will come to me and none of them will be lost. Yeah. The Bible says, all things work together for good. Amen. Did God give you an understanding with this? Amen. Yeah. Yeah. That God reveals the scripture, yes, that all things work together for good. Amen. Right? Amen. Amen. To them, glory. That was called glory. Amen and amen. Amen. Continue reading. Hallelujah. The Bible says all things work together for good to them that love God. And that the footsteps of the righteous are ordered by the Lord. Yes. Surely! You have to recognize yourself. My! Today, whether you are God's predestinated or not, ano yung word? We have to recognize ourselves today, whether you are predestinated or not. And I'm very sure, if you are called and elect, you recognize who you are today. And what is our position today? Amen. Ano ang kalalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon? Ano ang kalalagayan natin pagdating sa katawan? Kung nag-workout ba ang salita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, it's only you to recognize it. No wonder even the message says, recognize your day now. That's right. Amen. Recognizing your day and its message! Amen. At naniniwala ko, if you're called and elect, you will recognize your day. Yes. Amen. 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 You will recognize your day. Hallelujah. As we're living now, right?
in the last hour. Yes. Actually, it is not the last days anymore. Mm-hmm. It's the last hour. The reason why gives us a message of the hour. Amen. Not message of the days, or message of the day. Yes. Right? So that's why I'm telling you now. I'm using this word. Amen. We are now living in the last hour. Hallelujah. Amen. Yes. So since we're living in the last hour, God gives you a message of the hour. Amen. In order for us to recognize our day, right? As we are now living today, nasa panahon ito, it's already a perilous time. Right? Amen. Perilous time. Kaya hindi-hindi ka mga pangyayari sa mga bagay nito. Na pangyayari na nangyayari. Hallelujah. But since God calls you and elect you, God puts you in a great day. Amen. Thank you, Lord. Great day. Yes. Kapag sinabing great day, you're making a feast. Yes. Right. Amen. Kapag great day, hindi ka lulumulumo. Kapag great day, kailangan nagpapakita ka ng kagalakan. Kapag great day, nakikita ang kasiyahan sa bawat buhay natin. Kapag great day, makita at dadakila sa bawat buhay natin. Kapag great day, nakikita ang kagalakan kung paano tayo naglilingkod. Mahirap sabi mong great day, tapos lulumulumo ka sa sabi mong awang galang magsipi. Kasla natin kulak ya. My God, if you are now living in a great day, ano man ang dadaanan natin, madapaman tayo, is still great to you. Amen. Ah! It is because God will lift you up again. Amen. Sa panahon yun, ipapakita ng Diyos kung paano ang pag-ating pamumuhay na ito'y dakila para sa iyo. It is a blessed day for you. Ipapakita ng Diyos, it is all blessed kahit na marami. Problema at pagsubok sa buhay. Amen. God will show all His greatness. Amen. To you. Amen. Amen. Thank you, Lord. Lahat ng ito ipapakita ng ating Panginoon, ipaparamdam niya sa bawat isa sa atin. All things work together for good. Hallelujah. To them that love God. Amen. And not the footstep of the righteous ordained by the Lord. Amen. Kaya sinabi ko sa inyo nakaraan, if this is our footstep, if this is our footprint, possess or the mark of your foot. Hallelujah. Amen. Yes. It is because the word footstep or footprints means possession. Amen. Kinakailangan lahat ng yakbang, lahat ng hinahabangan mo, lahat ng mga markang ito sa iyo. Amen. Amen. Pinangako yan sa iyo ng Panginoon. Ang kinin mo! Huwag kang matakot kumagin. Huwag kang matakot kumuha. It's all yours. That is your right. That is God's power to give it to you, to claim it, to possess it. All His promise not to them, but yours. Amen. Amen. Glory. What a great day. Hallelujah. What a great day. Hallelujah. Hallelujah. Mark it, believers. This is your high calling. Amen. Mark this. Markahan ng bawat isa sa atin. Tignan ninyo yung pagmamarka. At dapat makita, ito'y bahagi sa salitang recognizing your day. Kapag na-recognize natin ang panahon ito na pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa atin, I believe in the message of recognizing your day in its message. Ang sabi niya rito, the bride has recognized the evening light. And what is the evening light? Pagkatapos ng ikapitong panahon ng iglesia. At least nag-open ako para sa mga baguhan. There will be a time tututukan muli natin ito para mapag-aralan muli natin ang seven church ages in order for the newcomer to benefit. All these teachings, right? Now, ang aking illustration niya, this is the part of my message. Sinabi niya, yung last circle, right doon, this is the last church ages, right? Nakita na ninyo konti na lamang yung liwanag. Right? At halos punuin na ng kadiliman. Right? Ito yung tinatawag ko sa inyo, perilous time. Right? It's a dark age. Amen? But thank God. Amen? God reveals the evening light. Amen. The message. What is the evening light? The revealing of the Word in our day. Amen. Amen. Thank you, Jesus. The revealing of the Word in our time. Na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Continue reading. The bride has recognized the evening light. Just begin to recognize the hungry. Pentecostals have begun to recognize
that their organization hasn't got anything. They was looking for their no twist. They're looking for their so twisted and taught up. See? It's the time of recognition. Amen. Ano may salitang recognition? Pagkilala. Amen. Amen. Ipapakilala. Amen. Hallelujah. Hindi ka ba natutuwa ngayon? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. O sinabing pagkilala, meron nagpapakilala sa'yo. Amen. Meron nagpapatunay. Amen. Kaya kapag nagpakilala sa'yo, according to the message that we read, it's time of recognition. Mm-hmm. If this is the time of recognition, recognize in your name. But I believe to those who are called and elect, will recognize. Amen. Yeah. Amen. If who we are now. Amen. Thank you, Lord. Dahil meron ang nagpapakilala. Yes. Ang pagpapakilala dito, hindi na yung advisor ninyo noong kayo elementary. Yes. Ang nagpapakilala sa inyo dito, hindi na yung mga professor ninyo noong kayo ay nasa kolehiyo. Kasama ang principal, kasama ang dean. Right? But today, it's greater than your advisor. Amen. Amen. It's greater than your prophecy. Amen. Right? Sabi ng mensahe, now, today, ang nasa ating kalagitan, it's greater than Solomon. Amen. Hallelujah! Amen. Ang tinutukoy ko ngayon, eh, walang iba kundi ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Ang nagpapakilala sa bawat isa sa atin, if who you are, Amen. It's recognizing your day time. It hits your day time now. To recognize. Right? Kung sino tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon, the bride has recognized the evening light. Thank God for the revealed birth of the Lord. Amen. Hallelujah! Hallelujah! At ang salitang ito na inipapangaral, mga pangungusap na hiwaga ng ating Panginoon ay kanyang hinahayag sa bawat isa sa atin sa huling panahong ito, ang siya nagpapakilala ngayon sa nobya ng Diyos. Amen. Sa bawat isa sa atin ngayon, so siya na nagpakilala, hindi na ikaw nagpapakilala. Siya na nagpakilala kung siya nagpakilala. You know, your calling and election is sure. Amen. Right? Are you sure? Amen. Hallelujah. Amen. We're very sure. Amen. Kapag we're very sure, sinabi niya rito, free from mixture. Amen. Right? Yes. Amen. Free from imperfection. Amen. If this is free from imperfection, if this is free from mixture, what is this? Absolute. Yes. And what is an absolute? The Word. Amen. The Word of God is our absolute. Amen. At kapag tayo ay sumampalataya sa absolute truth, you are absolute believers. Amen. Amen. Na sumampalataya ka sa absolute. Free from mixture. Free from imperfection. Now you're standing absolute to His Word. Amen. 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 Glory. Yes. Glory to Jesus. Yes. And God has recognized that there's a people on earth that He predestinated to life. Amen. Bye. Thank you. It's a great day to you now. Amen. Glory. Yes. And God has recognized that there's a people on earth that He predestinated to life. Yeah. He recognized this is the time to send His message. He did it. Yes. The people has recognized it. Yes. The bright time has realized the evening light. Amen. And since the evening light message, the revealed word, is already shown, mm-hmm. It's already revealed for us, and now, since God gives you an eyes of understanding, God gave you a full of understanding. Amen. God gave you a full of revelation. Amen. God gave you a full of inspiration. Hallelujah. What a great word. Thank you, Lord. What a great message that God gave to us. Thank you, Jesus. Ikagagalak mo. Amen. Ikatutuwa mo. If you are really sure to your calling. Yes. Hallelujah. If you are called, you will rejoice. Yes. Even you dance in the Spirit. Yes. There's nothing wrong with that. As long as you're under the Spirit of God, the Holy Spirit will lead you to shout. Amen. The Holy Spirit will lead you to
that is what we recognize the message of the hour. Amen. Amen. It's a great day. Amen. Oh my. Hallelujah. Yes. Only God's elect. Only God's elected. You will be able to receive the full understanding of these mysteries in the scriptures. My. Others who are not will simply continue to hold to man-made dogmas. Creeds, rituals, and religious traditions to merit their own salvation. In vain you do worship me. That is what the Lord says. In vain you do worship me, teaching for the doctrine the commandments of men. This is not my own doctrine. Kahit sino pa pinakamarunong na tumayong teleyosyan, professor, teacher, hindi niya kaya mo ituro ang hiwaga ng Diyos. Amen. Maliban na hindi ka ilapit ng Panginoon right. upang mabigyan ng kapahayagan yes. upang maituro ang revealed word. Yes. But thank God, you're just simply believer. But you are amazing, right? Yes. Hallelujah! Yes. God makes you an amazing. Yes. Ginawa ka niyong kamangha-mangha yes. ng ating panindiyos sa bawat isa sa atin. Wala kang pinag-aralan. Yes. Maraming marami sa atin walang pinag-aralan. Yes. Marami sa atin kulang sa pinag-aralan. Yes. Maraming sa inyo may pinag-aralan, pero hindi pinag-aralan, pinag-uusapan dito. Kundi tayo ay inaaralan ng salita at tinuturuan ng salita ng Diyos. Yes. Hallelujah! What a great day. Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Teaching for the doctrine, the commandments of men. Yeah. That is what Jesus told the Pharisees. There seemeth a way. Yeah. That's a right to a man. But the end thereof is the ways of death. Yeah. It's always death to trust in the sinking sands of man's ideas. Yeah. Right. How many believes? Yes. The elect will only walk in the way of God's Bible. Amen. The elect of God will hunger and thirst only for the fresh manna of the Word. Amen. That's revealed in the age that they are living in. And this is that word, receive it. Ito ang salita. Bibigyan ng Diyos. Sa bawat isa sa atin. Natanggapin ng bawat mananampalataya. Amen. Believers, thank God yes. for the high calling. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. And this high calling, as I've said, that I've mentioned and I teach and I always preach to you, hallelujah, this high calling is a supernatural calling. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. If this supernatural calling, since ito sinabi ng banal na kasulatan, mula sa Galatians, amen, and to this message, ulitin ko muli sinabi, you know God by faith. Amen. Nakilala mo ang Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. From the listening to His word. Because faith cometh by hearing. Hearing. Hearing by the word of God. At ang pinag-uusapan natin dito, you're hearing now. Hindi lamang ito isang temporaryng pakikinig. Amen? Ito ay isang supernatural. Amen. Kapag kinasihan ng banal na Espiritu Santo ang lahat ng senses ng katawang ito, it becomes a supernatural. Supernatural feeling? Supernatural seeing? Right? Supernatural revelation? Supernatural to testing to the word? Only supernatural. No wonder the message say, not you know God by faith and not by science or any other way. You don't scientifically prove Him. Yes. You just believe Him. Amen. You can prove Him. Love is, you can prove what joy is. The whole armor of God, joy. That is Galatians chapter 5, verse 19 to 22. Yes. Joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, patience. That's all supernatural. Amen. You can prove it. But you know, you've got it. Amen. Amen. Yeah. Right. What a great supernatural calling. Yes.
for the supernatural people of God. Amen. Hallelujah. If you are not, a supernatural believer of God, these supernatural teachings, right, hindi darating sa iyo. But because God prepared a supernatural people to believe to His word, amen, amen. God sent His supernatural teachings, yes, supernatural signs. Amen. Yung mystery clouds nito, ilan ang nakaunawa dito, marami na nakakita ng mga science pero hindi nila pinaniniwalaan. But thank God for the supernatural signs. God gave it to you and God revealed it to you what kind of signs. Amen. That's right, amen. Hallelujah. Kaya, huwag mong lilitin ng pagkatawag sa'yo. Thank you, Lord. Yeah. Huwag mong mamalitin. Right? Huwag mong ilalagay ng ordinary tao pa naman. Maaaring hindi maunawa ng iba. But for us being believers, we know each other. Nagkakaalaman tayo ngayon. Kung hindi mo nalaman ang mensahe, maaaring hindi tayo magkakilala ngayon. But thank God for the message. Amen. Yes. Amen. Amen. Thank God for the word. Yes. Amen. 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 Salamat ng ibigay niya mensahe ito. Dahil merong pagtawag. Merong pagpipili. Yes. Na ginawa ang Diyos. Hindi ako tinagpasan. Amen. Amen. Hindi ako binaypas. Amen. Nagsalita ng Panginoon. Hindi ako binaypas ng mensahe ng Diyos. Amen. Sa halip ako ang pinatungkulan ng Panginoon. Amen. It is because you are called and elect. Amen. So since you are called and elect, make sure you are calling an election. Amen. That you are sure to your foundation. Amen. Philippians 3, verse 13. Sister Daisy. Hallelujah. I feel the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. I feel the inspiration of the Lord. Oh, I feel the revelation. Thank you, Lord. Oh, I feel the pool. Yes. Hallelujah. Amen. I feel the pool. Yes. There is pulling. Yes. Pulling me now. Amen. To His presence. Amen. Hallelujah. Amen. May binigyan ng Diyos ang pabutis sa akin. Hindi ako magpapakatagal. Right? At gusto ko samantalin ang pakiramdam na ito. May binigyan ng Diyos. Philippians 3, chapter 13. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang 15. Or hanggang 16. Start tayo sa 13. Glory. Hallelujah. Amen. Sabi ni Pablo, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Amen. Amen. Yeah. Amen. And reaching forth unto those things which are before. Amen. If you are really sure to your calling and election, hindi mo natitignan yung iniwanan mo. Yes. Yung nasa likuran mo. Amen. Ang titignan mo na ngayon ang nasa harapan mo. Yes. Yung patutunguhan mo. Yes. Na magpapatuloy ka. Yes. Na itiyak ka. Sa pagkatawag ng ating Panginoon, it is because you are God's elect. Amen. Amen. Verse 14, I press toward the mark for the price of the high calling of God. Yes. My! Yes. Hallelujah! Amen. Is this like heaven to you now? Amen. Amen. Hallelujah! I press toward the mark of the price of the high calling of God in Christ Jesus. Yes. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained. Yes. Let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Amen. Sa Tagalog, gusto kong basahin. Mga kapatid, hindi ko pa narin inabot na tapat isang bagay ang ginagawa ko. Na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Yes. Bakit? Because Paul, he's very sure. That's right. Amen. He's very sure. Yeah. And today, wala na si Paul. He's already in God's presence. Yes. Right? But the word of Paul is still preaching. Amen. Yes. Still on preaching sa bawat isa sa atin. Yes. Na ipapangaral pa rin sa bawat isa sa atin. Yes.
Ngayon din ang pangungusap na umiiral sa bawat isa sa atin. Na tayo man ay tiyak. Tayo man ay sigurado. Hindi mo man kayang patunayan sa mundong ito, pero ikaw mismo nararamdaman mo dahil nasa sa'yo. Amen. Right. Amen. You don't need to prove it, but you know you've got it. Amen. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot na dapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. At itinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gatimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo. Kapag sinabing dakila, kasi yung salitang calling, tutumbog din ito sa dakila. It's a great calling. It's a high calling. Amen? Ulitin ko ha? Gusto ko makatugon kayo. In English. At kung na-bless kayo, at kung pinagpala kayo, pwede mong itaas ang kamay. Pagkatapos yung basahin ito, pwede mong sampalakpakan. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Hallelujah! Amen. To God be the glory. Let us therefore, as many as be perfect, be us minded. And if anything, ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Amen. Nevertheless, sa Tagalog, lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Amen. Ibig sabihin, inabot na, nakarating ka na. Amen. Nandoon ka na. Amen. It is because this is the high calling of the Lord. Amen. Amen. This is the high calling of the Lord. Amen. Na kanya ibinigay sa bawat isa sa atin. At ang pagtawag na ito, right? Is special. Amen. Na pagtawag ng Diyos. Amen. 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 At nung tinawag ka ng ating Panginoon, kanya rin naman tinawag ang limang tupi ng ministeryo. Amen. Ng Ephesians chapter 4. Verse 11. Yeah. Dahil hindi ka pwedeng umiksena sa pagkakataong ito without these channels. Yeah. And God will use these channels. The fivefold ministry, pastors, evangelists, teachers, prophets, and apostles. Right? Gagamitin ng Diyos. Hindi lahat nagkiklaim pastors ay pastors. Hindi lahat nagkiklaim prophets ay prophets. Hindi lahat nagkiklaim evangelists ay evangelists. Hindi lahat nagkiklaim ng teachers ay teachers. Hindi lahat nagkiklaim ng apostles ay apostles. Kinakailangan makita natin ang Bible qualification. Yes. Amen. Amen. Right. Believers, if you are called and elect, ang fivefold ministry din ito ay called and elect. Yes. Amen. Right? Amen. At hindi lahat ng mga tatawaging mga ministers ay ordained ng Diyos. Yes. A real man of God, a real preachers, a real ministers of God must be ordained by God. Amen. Amen. Elect. Thank you. And calling and ordained by God. Yes. Amen. Sila ay pinili at tinawag ng Diyos at sila ay inordina ng ating Panginoon. Hindi yung principal ang mag-ordina. Hindi yung Bible teacher ang mag-ordina. Hindi yung pinakamata sa Bible school ang mag-ordina. It must be ordained by God. Yes. Must be ordained by God just like what? Jeremiah. In chapter 1 verse 5. Sabi niya, before I formed thee in the belly, I knew thee. Yes. Amen. Yes. And before thou comest forth out of the womb, I sanctify thee. Yes. Why? Tignan nyo, you're very special. Amen. Thank you, Lord. You're very privileged people of God. Amen. Doon sa kanyang pananaw, sa kanyang paningin, sa kanyang pagpipili sa iyo, you're already sanctified. Thank you, Lord. You're already holy. Amen. Doon ka nakaprogram sa programa ng Diyos. Thank you, Lord. No one can change it. Yes. Before I formed thee in the belly, I knew. Yes. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. Amen. And I ordained thee a prophet unto the nations. Amen. Right. Glory! Yes. Even Moses, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. Amen. And Paul was ordained. Yes. By God. Amen. And he's doing and working by the will of God. Yes. If he is working, if he is doing by the will of God,
He was ordained as an apostle, a prophet, right? Ng ating Panginoon. Amen. Even to Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 10. Wherefore, ito yung teksto natin na ginagamit natin. Nagpasimula tayo sa ating teksto, magtatapos tayo man sa ating teksto. Amen. Wherefore, the brother, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Amen. If you are ordained by God, if you are God's elect, if you are God, if God calls you, if God puts you in a high calling, to the position, believers, all the supernatural, and all the supernatural signs, and all the supernatural calling, and all the supernatural teachings by the word of God, it's only the bride can identify and recognize all the supernatural. Amen. The world can recognize this. It's only you. Amen. So sinabi ng Ephesians chapter 3 verse 4, press on toward. Amen. Press on toward! Amen. Dahil ito ay mataas na pagtawag ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Sa book of Hebrews natin na pag-usapan ng nakaraan. Amen. This is your high calling. Amen. Amen. Bakit ito naging supernatural? It's because God calls you sa pamagitan ng makalangit na pagtawag. This is your heavenly calling. Amen. Right? That's why we use it, supernatural calling. It's a heavenly calling. Yes. Amen. So thank God, we enjoy the message of God. Amen. Of God na kanya pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Remember, isipin niyo maigi, dapat ang lahat ng mga tinawag ng Diyos na mga manggagawa, pastors, apostles, teachers, prophets, amen, and evangelists, must be called, elect, and ordained by God. Maraming inordina ang tao na pastor. Right? Galing sa eskwelahan, galing sa Bible school. Pero ngayon, walang pinapastoran. Right. But if you are ordained by God to be a pastor, you must have a sheep upang pangunahan at pinapastoran. It is because the work of the pastor is a feeder of the flock. Amen. Right? Walang pastor na nakahang, na nakabitin. Walang pastor na ganun. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakabitin, you are in a position, very uncertain position. But if you are ordained by God, you are very certain. Amen. To your position. It is because God calls you. Yes. God elects you. And God ordains you. Right. And if God ordains you, God will call also His ordained people. Yes. Dahil ibibigyan ng Diyos ang high calling. Yes. Which is the heavenly calling. Which is the supernatural calling for the bride. Let us all stand. I feel the power. Hallelujah. Glory. Pagkawalit niyo, dahil talaga, ewan ko kung bakit, every time na ito tayo kung nanginginig ang bako, hindi ko alam, hindi ko may sa akin para masigit kumaranda pa niyo.